Tumayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, patuloy tayong magpuri at magparangal sa ating Panginoon upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Yesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nililiwanagan mo ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harap ng madla, sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ng ilang lalaki na magsabi ng ganito, narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. At sa gayoy, naudyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bula ang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat na nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanya mukha'y parang mukha ng anghel.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit, labanan ng pamunuan. Itong iyong abang lingkod, sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaalim. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Panginoon. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong pababayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ampasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Tumayo po ang lahat. Sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ng ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Na makita ng mga tao na wala na doon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa isang bangka at pumunta din sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinong, Rabbi, kailan pa kayo dito? Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalagang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin po ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat ay narito upang magbigay pugay sa ating Panginoon at lalo natin siyang makilala at mahalin. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon ay sinabi ko po na maging ang misa ay isang pagkakataon para lalong makilala ang ating Panginoon. Kung natatandaan niyo po kahapon, yung dalawang disipulong umalis papuntang Emmaus, pinaliwanagan sila at sinamahan sila ng Panginoon. Sapagkat hindi nila naiintindihan ang mga nangyari sa Jerusalem. Kailangan nilang lalong makilala ang Panginoon. At ganun din po tayong lahat. Kahit na ikaw ang pinaka-veteranong deboto, veteranong naglilingkod sa simbahan, at maging kaming mga pari, mga madre at relyoso, kailangan pa rin naming lalong palalimin tayong lahat, palalimin ng ating pagkakilala kay Jesus Nazareno. At magandang pagkakataon ng Ebanghelyo ngayon upang lalong makilala si Jesus Nazareno. Kung mapapansin po ninyo, ang tagpong ito ay nangyari pagkatapos ng maghimala siya nang pakainin ang maraming mga tao ng tinapay at isda. Pero pansinin po ninyo ito. Nung nakaraang araw, nung hindi naghahanap ng tinapay at isda at makakain ng mga tao, nung sila'y nagugutom lamang matapos ng pakikinig sa pangangaral ni Jesus, doon sila ginawa ng milagro ni Jesus Nazareno. Doon sila pinakain, binigyan ng tinapay at isda. Ngunit, itong Ebanghelyo ngayon, nung inahanap na nila si Jesus Nazareno, nung naghahanap na sila ng tinapay at isda, nung naghahanap na sila ng makakain ng kanilang tiyan, doon sila hindi binigyan ni Jesus ng pagkain. Napansin po ninyo yun? Nung hindi nila inahanap yung pagkain, doon sila binigyan. Nung ang inahanap na nila yung pagkain, doon sila hindi binigyan ni Jesus. Bakit ganoon? Kaya nga sabi ko, magandang pagkakataon nito para lalong makilala si Jesus. Sapagkat nung unang pagkakataon, nung naghimala si Jesus, hindi naman yung tinapay ang inahanap ng mga tao. Gusto lang nilang makinig, matuto kay Jesus. Hindi yung tinapay ang pakay nila. Ang inahanap nila, ang katotohanan, ang paggabay ni Jesus. Pangalawa na lang yung pagkain kasi nakita silang nagugutom ni Jesus. Kaya sila binigyan ng tinapay. Pero yung sumunod na pagkakataon, hindi na sila interesado sa sasabihin ni Jesus. Ang interesado na lang sila doon sa makukuha nilang pagkain. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga tao, ang hanapin ninyo yung pagkain hindi masisira. Ang hanapin ninyo yung panghabang buhay. Ngayon, mas nakikilala natin si Jesus. Hindi lamang yung pagpapala niya
ang hinahanap natin. Siya ang hinahanap natin. Hindi tayo nandito kasi may kailangan lang tayo sa Kanya. May hinihingi tayo sa Kanya. Hindi po. Nandito tayo dahil mahal natin siya anuman ang mangyari. Nandito tayo dahil gusto nating matuto sa Kanya, magabayan niya. At dahil doon, doon lang natin lalong matatagpuan ang biyayang hanap niya. Kaya mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin. Sana lalo nating makilala si Jesus Nazareno. Yung mga pagpapala dito sa lupa, hindi po masama yun. Magkapera ka, gumaling ka sa sakit mo, magkatrabaho ka, makapag-abroad ka, magkabahay ka. Mga biyaya po ito ng Panginoon. Pero huwag tayong dito lang matapos. Sapagkat ang nais ni Jesus Nazareno, ang tunay na pagpapalang ibibigay niya sa atin ay yung hindi nauubos, yung hindi naglalaho, yung madadala natin sa langit. Kaya nga't yun ang hanapin natin. Huwag kang mag-alala dahil pag yun ang hinahanap mo, kahit yung pangangailangan mo dito sa lupa ay ipagkakaloob din ni Jesus Nazareno. Huwag tayong pasilaw, huwag tayong paiwan lamang sa mga makalupang kaligayahan sapagkat nilikha tayo sa mas mataas, mas magandang biyaya at iyon ay ang makapiling ang ating Panginoon magpakailanman. Kaya't sa pagpapatuloy ng misa, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, ituro mo sa amin na hangarin hindi lamang ang pangangailangan dito sa lupa. Bagkus, lalo sana naming pahalagahan ang pangangailangan ng aming kaluluwa. Lalo naming pahalagahan hindi ang kayamanan ng mundo, kung hindi ang kayamanan ng langit ng iyong kaharian. Nagtitiwala kami sa iyo sapagkat alam namin ang ipagkakaloob mo sa amin, ang tunay naming kailangan, ang ibibigay mo sa amin, ang pinakamainam sa amin. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ang malamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at espiritu. Kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at ang ating tugon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila.
Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat at makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at aming pinaghaharian mo'y maging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabilak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bagot wagas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bagot wagas, Alleluia. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, noodles, delata, at iba pang pangayuda. Salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating mga kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Ating tandaan, ang tunay na kaloob ni Jesus Nazareno ay biyayang hindi nauubos at naglalaho. Ang pagpapala na maghahatid sa atin sa kanyang kaharian sa langit. Ito sana ang lagi nating hanapin sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon.
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.